Welcome to another episode of Sunday DIY. So my name is Josh Benson. So ngayon i-share ko sa inyo kung paano ko i-maintain yung mga sapatos ko. Kasi every Sunday usually nililinis ko sila. But since today is a Saturday and wala rin namang ginagawa sa bahay kasi nga quarantine. So day 6 na ng quarantine. Every day nag-iisip kami ng gagawin pero nag-end up kami naglalaro lang ng COD. So ngayon, maglilinis tayo ng sapatos. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga sapatos, share ko muna sa inyo. Kasi ito yung mga na-collect ko through my working year. So yun yung muna isi-share ko sa inyo. Gloves ako kasi nga maglilinis ng sapatos. Ito yung graduation shoes ko. So mom bought this sa Pedro. Siyempre wala pa naman akong pera nung college, di ba? So yun, this one I got from Pedro. And then nagtatrabaho na ako, I was able to get 2 pairs of shoes, which is itong Tods. Ito yung second pair na nabili ko, which is Tods, na I got from Designer Boulevard for parang lumalabas 12,000. Tapos yung isa ko nabili mga 11. Kasi 45% off, then if you get 2 pairs, additional 15%. Ito yung unang-una nabili kong luxury brand sa ilang taong kong pagtatrabaho. And then, bumili rin ako ng Onitsuka. Ito, hindi ko ito binili ng sale, pero ba't binili? Ano sa Japan? Tapos running shoes sa Cavite, yung outlet doon. Hacienda. Ayan, so sa Hacienda. Nag-Europe kami sa France. I was able to get a race runner for 20,000 sa Champs-Élysées. Tama ba yung pronunciation? O Champs-Élysées. Lalagay ko dito kung paano i-pronounce yan. Avenue des Champs-Élysées. Sa Biondini, sa street ng Champs-Élysées. And then, sa UK, another pair of Tods for 8,000 pesos. So sobrang mura kasi if you get this pair sa green belt, siguro mga 30 plus or 40. Another pair for casual wear. Ayan, so lilinisin natin yan kasi dudumi na ng mga sapatos ko. This one is from Bali. I got this in Hong Kong. Then the next one is, ito yung unang, pangalawang Yeezy ko kasi the first one, nabenta ko na. Saan ko ba ito binili? Online. So, share ko sa inyo kung ano yung Facebook group kung saan ko binibili yung Yeezys. And then, may sandals. I got this as a gift from my mom nung nag-UK siya. So, Gucci na loafers. This one I got in Japan with Bea and Nikki. Umalis kami recently. And the most latest one is my wedding shoes. So ito lang lahat ng sapatos ko actually. Kasi iba nabenta ko na, napamili ko na. So yan. Yan, so today, so pinakita ko na sa inyo kung ano yung mga sapatos. But bago ko napunta sa pagbili ng sapatos or treating myself, I made it to a point to save for the most important things. Like insurance, investments, business, ayan, bahay, sakyan. So, yun. But syempre, since ikaw yung bumili and pinapahalagahan mo, ikaw din yung nag-maintain. There are shops na nag-o-offer ng restoration, cleaning. Pero I asked yesterday, ang magpalinis ng isang Yeezy, 1,200 pesos. So, medyo mahal. And if papalinis ko ito, isipin mo, ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, that's easily 15,000 para lang magpalinis ng sapatos. So, I do it on my own. I've been cleaning my shoes simula nung nabili ko to. Kasi after getting this pair, sinabayan ko siya ng leather cleaner. So, ang ginagamit ko is itong Pedro Mink Oil for na leather cleaner. So, I've been using this for 6 years now. I've tried other kasi medyo mahal ito, parang 600 pesos. Gumamit na ako before, bumili na ako sa Landmark, sa True Value. Eh, ano, hindi pala 600, 750 pesos. Parang 600 lang to dati. Anyways, so sa lahat ng nagamit ko ng leather cleaner, ito yung pinaka-okay. So ito yung ginagamit ko for leather. And then, I use Crepe for my sneakers. Kaso naubusan ako. So right now, hinarap ko to sa friend ko. Premium Clyde shoe cleaner and conditioner. So itatry ko kung okay to. And then for the suede, I have an eraser. Hindi ko na alam kung magkano rin ito. Tagal na ito sa akin. I use this for yung mga suede, katulad ng pads. So ito yung ginagamit. Pero minsan, makulit ako, ginagamit ko yung shoe cleaner. Pero right now, dahil hindi ko kabisado ito, I prefer using this one. Ako lang lahat naglilinis ng sapatos ko. And I usually do it every Sunday.
Pero since sabi ko nga kanina, bored na tayo, linisin na lang natin ngayon kahit Saturday. Share ko din sa inyo ito. If you notice, yung mga sapatos ko meron siyang shoehorn. Meron kasi magkaiba to ha. Pansinin niyo ito, darker. Ito parang bago pa. Kasi ito, binili ko sa Shopee. Sa Shopee or sa Lazada. 69 pesos yung isa. Ito, ang isa. 69 pesos. I got parang 5 pairs nito. Ito, una kong nakabili nito sa SM Aura for 75 pesos. Mas gusto ko siya compare dun sa Shopee kasi manipis. Eh, ito mas mataas. Eh, pero laging out of stock ngayon sa SM Department Store ng shoehorn. So, wala akong choice. Bumili ako sa Lazada. Pero okay na rin to. Problema lang kasi medyo manipis yung pinakaulo niya. So, parang pag nagsistretch siya, kapos. Unlike this one na naka-curve niya yung sapatos. Merong mas magaganda yung kahoy, pero mahal na eh. Pero kung may alam kayo kung saan nakakabili ng yung tawag din sa kahoy na ganito, na mas mura, comment niyo dyan. Tapos, try natin. The reason I'm doing this, kasi every Sunday, mahilig akong mag-DIY. That's why I call this episode na Sunday DIY. I'll be sharing with you tips on how to clean your shoes. Mag-start tayo sa leather. I use this one. Ito yung sa Pedro. For 750 pesos. Recap lang, since tapos na natin linisin yung mga sapatos, the first thing that I used for my leather shoes ulit is Pedro. Sobrang highly recommended ko to. I've been using this for years now and talagang worth it yung 750 pesos mo. For the sneakers, first time ko tong gamitin, hindi siya ganun kabula compared dun sa ginagamit ko, which is crepe. Yun naman ang point eh, kailangan lang malinis yung sapatos mo. So, okay din to. And for the suede, I use an eraser from Pedro. Hindi ko na maalala kung magkano to, pero sa Pedro ko to binili. And bihira naman siguro yung talagang may full suede na sapatos. Nakakapagod lang siya gamitin. Parang feeling mo na uubos yung sapatos. Kasi nga may mga natatagal. Pero dito galing yun, hindi doon sa sapatos. I'm also selling some of my shoes sa Carousell account ko. Yung nagagamit ko ngayon is ito kasi nga hindi hassle to maintain. Tsaka yung sandals, yung Yeezy, sobrang okay din. Sobrang gamit na gamit to sa akin, itong Onetsuka na to. Tapos slip-on lang siya eh. Madali siyang gamitin. Tapos ito, pag office. Oh, yun lang. So, tingnan nyo na lang siya sa Carousell account ko. And then, let me know if meron pa kayong gustong ipagawa for a Sunday DIY episode. Comment lang kayo dyan. So, don't forget to like and subscribe. And thank you for watching my vlogs.